Gandang umaga po para naman sa ating weather update ngayong araw po ng Martes, March 23, 2021. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin nakakaapekto itong ating tail end ng frontal system dito po sa gitnang Luzon, samantalang ating namang easterlies o hangin nagmumula sa Dagat Pasipiko, patuloy pa rin itong nakakaapekto sa nalalawing bahagi ng bansa. At dahil nga sa ating mainit na hangin mula sa Dagat Pasipiko, ay malaking bahagi pa rin ng ating bansa ang makakaranas ng mainit at malinsangang panahon. Subalit posible pa rin pagdating ng hapon at gabi ay magkakaroon pa rin tayo ng mga isolated thunderstorms. At sa susunod na 2-3 araw, wala tayong nakikitang anumang sama ng panahon na posible pong makaapekto sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. At para po sa magiging lagay ng ating panahon sa araw na to, dahil pa rin sa epekto nga ng ating tail end ng frontal system, dito po sa Bicol Region, gaya na rin sa probinsya ng Aurora at Quezon, patuloy pong mararanasan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat pa rin mga pag-ulan at mga pagkidlat pagkulog. Kaya sa mga lugar kung saan makakaranas po ng mga malalakas na mga pag-ulan, ay pinapayuhan natin na posible pa rin itong makaapekto at magkaroon po ng mga flash floods at landslides. Samantala, dito naman sa Cagayan Valley Region, gaya na rin sa Cordillera Administrative Region, magkakaroon po tayo ng maulap na kalangitan na may mga mahihinang mga pag-ulan. Epekto naman po yan ng ating amihan o northeast monsoon. At sa Ilocos Region ay magkakaroon naman tayo ng maaliwalas na panahon, subalit posible pa rin ang pagkakaroon ng mga pulupulong mahinang pag-ulan. Epekto rin yan ng ating amihan. Sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi po naman ng Luzon, magiging maaliwalas pa rin ang ating panahon at asahan pa rin na pagdating ng hapon at gabi, mas malaki po ang chance na magkaroon tayo ng mga isolated thunderstorms. Ang ating temperatura naman dito po sa Kalayaan at Puerto Princesa, gaya na rin sa Lawag City, pinakamataas natin temperatura ay posible pong umabot sa 32 degrees Celsius. Samantala sa Baguio City, ang ating temperatura maglaro po sa pagitan ng 16 hanggang 22 degrees Celsius. Sa Tungigaraw, medyo may kababaan ang ating temperatura, maglaro man sa pagitan ng 22 hanggang 28 degrees Celsius. Metro Manila, ang ating temperatura, maglaro po sa pagitan ng 25 hanggang 32 degrees Celsius. At sa Tagaytay, 21 hanggang 30 degrees Celsius. At sa Legazpi City, 25 hanggang 31 degrees Celsius. At dumako naman po tayo dito sa Kabisayaan. Dahil pa rin yan sa epekto ng ating easterlies, mararanasan pa rin ang maaliwalas na panahon na may mga pulo-pulo pa rin mga pag-ulan na dulot pa rin ng ating mga localized thunderstorms. Ang ating temperatura po dito sa Iloilo at sa Cebu City, pinakamataas nating temperatura, posibleng umabot po ng 32 degrees Celsius. Samantala sa Tacloban, ating temperatura maglaro po sa pagitan ng 26 hanggang 31 degrees Celsius. At dumako tayo sa Mindanao, magiging maaliwalas pa rin ang ating panahon, mainit at malinsangan ang mararanasan, subalit pagdating po ng hapon at gabi, mas malaki ang tsansa na magkaroon tayo ng mga pulupulong pag-ulan at pagkidlat pagkulog na dulot pa rin ng ating mga localized thunderstorms. Ang ating temperatura naman sa Davao City at gaya na rin sa Cagayan de Oro, pinakamataas nating temperatura, posible pong umabot sa 33 degrees Celsius. Samantala sa Zamboanga City, ang ating temperatura maglaro naman sa pagitan ng 24 hanggang 35 degrees Celsius.